Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at ako ay binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon sa programa po ng IBC Naga, ang 10 minutes sa prayer devotion. At salamat kay Pastor Let na siyang nagtiwala po sa inyong lingkod na ibahagi ang salita ng Panginoon. Ngayon pong umagang ito, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan. Makikita po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi po doon ay, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyong lingkod, ako po ay si Pastor Florentino Brosas, na dati po nagpastor dyan sa Bicol 30 years ago. At ngayon po sa kasalukuyan ay narito po sa Bataan. Sabi po dito sa ating babasa ay binasa, "And for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos sa umagang ito, salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Nawa po yung pagpalain ang sandaling panahong ito, Ama, na mag-aaral at magbabahagi ng salita. Tukayin ko na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa ating binasa ay mapapansin ninyo ang huling phrase na sinabi, "And of love and of a sound mind." Pag sinabi po natin sound mind, sa Tagalog po ito ay kahusayan ng pag-iisip. Ngayon pong panahon ng pandemya ay talaga pong marami sa ating mga kababayan ang nawawala na sa tamang pag-iisip, kumbaga, dahilan po sa maraming alalahanin at maraming suliranin. Pero hindi po ito ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay maging maayos po ang ating pag-iisip. Huwag tayong matalo, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano, sapagkat ang Diyos po, ito ang kanyang kagustuhan sa atin, na sa panahon man ng pandemya ay nananatili tayong matibay at matatag. Naun tanong, tayo po ba ay po pwede makasurvive sa panahon ito ng napakalaki ng problema ang inaharap, hindi lamang po ng ating bansa, kundi ng buong mundo, at ayan po ang problema ng COVID virus. Now the question is, how to survive in troubled times? How to have a sound mind, probably? And what do we mean by sound mind? A sound mind comes from the Greek words proneo, which carries the idea of person's intelligence or total frame of thinking, including his rational logic and emotion. Now the question is, how to have a sound mind? Number one, we must have the mind of Christ. Ang sabi po ng banal na kasulatan, Philippians chapter 2 verse 5, "Let this be in mind which in you which was also in Christ Jesus." Madalit sabi po, it is only possible to have the mind of Christ if we have a personal relationship with Him. Ang sabi niya po sa John chapter 14 verse 1, "You believe in God, believe also in me, in my Father's house are many mansions." Madalit sabi, kung pag tayo po ay nabigong magkaroon ng tamang kaugnayan sa Panginoon, ay hindi natin makakamit ang tinatawag na kahusayan ng ating pag-iisip. Pangalawa, ano po ang karakteristik ng isang sound mind? Ang isang sound mind, ibig kong sabihin, ay isang humble mind, in Philippians chapter 2 verse 6. Pangalawa, it is a servant mind, in Philippians chapter 2 verse 7. At pangatlo, it is an obedient mind, in Philippians chapter 2 verse 8. At gayon din, it is a submissive mind, in Matthew 26 verse 39. So the question, how to establish a sound mind? Number one, focus our faith to Jesus. Sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi po doon, ating itingin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sa panahon ito ng pandemya, napakarami pong aga-abala sa ating pananampalataya sa Panginoon, di ba? Mga balita po at mga kung ano-ano po na talaga namang nagpapagulo sa ating isip.
Kaya ang mahalaga po ay huwag nating i-focus ang ating isip doon. I-focus natin ang ating isip o ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pangalawa, forsake not our assembly. Most of the time po, isang nagiging problema po natin sa panahon ng pandemya, dahil wala po tayong sound mind yung pong ating pagdalo sa gawain, napapabayaan na rin natin. Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi po ng Biblia, ay huwag pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Attending with other Christian, together with other Christian, strengthen our faith and binding our relationship. Then of course, Acts chapter 1 verse 46, ang sabi po ng talata, and they continuing daily with one accord. Ang mga mananampalataya po sa panahon ng Acts, sila man ay humarap din sa iba't ibang suliranin o pandemya. But then again, makita natin ang kanilang magandang pag-uugali, hindi po sila natalo ng mga problemang ito. At pangatlo, put your confidence in God's power. Psalm 52 verse 7, and then Psalm 55 verse 23, ang sabi ng Biblia, but I will trust in thee. Now, what are the cause of sound mind? Of course, unconfessed sin, 1 John 1:9, kaya magulong isip natin, kasi may kasalanan tayo, hindi natin naihingi ng tawad sa Panginoon. Sabi nga ni David, for I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. If I regard iniquity, the Lord will not hear me. So, Psalm 66 verse 18. Then, sabi niya, pangalawa po, not only unconfessed sin, pangalawa, unsurrendered life. Ibig sabihin, buhay na hindi po sinusuko sa Panginoon. Naalala niyo po yung prodigal son, kung kanya pong naisip ang kanyang kasalanan, siya po ay nagpasya na bumalik sa kanyang ama at muling na-restore ang kanyang fellowship. At ikatlo, para po maiwasan natin ang troubled mind o magkaroon tayo ng sound mind, pamagitan po ng unstable ways. Ibig sabihin, magulo po ang ating kaisipan, ang ating mga gawi. Sabi po ng James 1:8, huwag daw po tayo maging katulad ng tubig sa dagat na toss and fro. Ibig sabihin ay napaka-unstable. Kaya po sana po sa umagang ito, sa multiplexing panahon na ating ginugol, ay maunawaan po natin na ang gusto ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng isang mahusay na pag-iisip na hindi po kailanman magagapi gano'ng mang kalaki ang suliranin, kundi bagus, ito ay mananatili kung tayo ay nakapokus sa Panginoon at higit sa lahat tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. At para maiwasan po ito, kinakailangan po nating ihingi ng tawad ang ating mga kasalanan, kaya po tayo walang sound mind. Pangalawa po, kinakailangan natin isuko ang ating buhay sa Panginoon. At pangatlo po, tayo po ay magkaroon ng tamang kilos o paggalaw. So maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Sa pagkakataong ibinigay mo sa amin, pagpalain mo ang programang ito at pagpalain mo na ginagamit mo para magsalita, Panginoon, maging patibay, Panginoon, sa pananampalataya ng bawat isa. Maraming maraming salamat po. Dakilang Diyos, at patuloy mo kami taguyod, itawid, Panginoon, sa gitna ng pandemyang ito. Kung aming panalangin, Ama, sa tanging pangalan ng aming mananakop sa Yesus. Amen.